Bigaya, Masaya, ako sa kagalakan, ay kapapala, kaya bukul, nagmumula, kulsyo ang gaul, ya, buswa, magbewas ka ay, yan. So, marami na nagdadala ng waliaul, na ganito kalaki. At siguro, mga alim na yan, kada din ko may nadadagdag. Ano na, talagang nagdadala na sila, at saka interesado silang magpasa ng mga waliaul ni Yahukul. So, ipapapatuloy po natin ang pagbabasa sa Genesis chapter 19. Chapter 19 po tayo. Doon sa chapter 18, recap, di ba, na mayroong tatlong lalaki na nagpunta kay Abraham. Doon din na nangyari kung paano naging makulit si Abraham para sa kaligtasan na kanyang naalala na si Lot. Yan, alam niya, mayroong believers doon na nakatira eh, sa Sodoma. Ana. So, ipapatuloy natin sa chapter 19, verse 12. Iniwan ni Lot ang Sodoma. Yan. Sinabi ng dalawang panauhin kay Lot, madali ka, isama mong Yahod ang iyong mga anak at kamag-anak. Umalis na kayo dahil gugunawin namin ang lungsod na ito. Dininig ni Yahuulhim ang mabibigat na sumbong laban sa mga taga Sodoma. At naparito kami upang wasakin ang lungsod na ito. Ilang anghel yung nandoon sa Sodoma? Huh? Parang naging tatlo. Naiwan yung isa eh, di ba? Kausap ni Abraham. Nang magbubuo ang liwayway, inampura na ng mga anghel si Lot. Madali, ialis mo na ang iyong asawa, mga anak. Hindi mga asawa, asawa lang ang sinabi. Asawa at mga anak. Nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lunsod. Nag-aatubli pa si Lot, datapat sa habag ni Yahuulhim. Halos kalad ka rin na sila ng mga lalaki palabas ng lunsod. Pagkatapos sinabi ng isa sa mga anghel, iligtas ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o hihinto. Dalawa yun, yung utos ninyo, huwag kayong lilingon at hihinto. Dalawa sinabi na dapat nilang gawin. Sa kapatagan, ibig sabihin sa bundok, pwede sila huminto. Kasi kapatagan sinasabi. Ano na? Magtago kayo sa kaburulan. O di, umakyat din sila ng medyo bulubundukin. Para hindi kayo mamatay. Ngunit tumugon si Lot, huwag na roon maor. Sa bagay, napakalaki na ang utang na dibdib ko sa inyo. Iniligtas na ninyo, ani? Ngunit napakalayo ng mga kaburulan. Baka hindi na aning makarating doon. Hindi ba maaaring doon na lamang sa maliit na bayang iyon? Oo, doon na kayo magpunta. At hindi ko wawasakin ang bayang iyon. Kaya madali ka. Hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon. Talagang kailangan. Gusto talaga niya o na maligtas si Lord. Dahil yun lang ang natitirang matuwid sa lugar na yun. Mataas ng araw na sa piti ni Lot ang Zoar, ang Sodoma at Gomora ay saka pa lamang pinaulanan ni Yahuulhim ng nagniningas na asupre. Tinubok ni Yahuulhim ang mga lunsod na yun at ang buong kapatagan. Yahod ng mamamayan doon, pati ang mga pananim. Kasama ng mga pananim, tinupok yun. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot. Kaya siya'y naging aliging asin. Yung paglingon niya, di ba may kasabay din yung paghinto? Di pa rin yung nilabag, di ba? Ang na, lumingon. Kaya kayo, huwag kayong lilingon. Para hindi kayo maging aliging asin.
Amnan. So, Domingo na, si Lot, lumabag. Ay, si yung asawa ni Lot. Correction. Kinabukasan, si Abraham ay nagmamadaling pumunta sa dakong pinagtagpuan nila ni Yahweh Elohim. Mula roon tinanaw niya ang Sodoma at Gomora at ang buong kapatagan. Nakita niya, pumapainang lang ang makapal na uso na parang nagmumula sa malaking burno. Nang gunawi ni Yahweh Elohim ang mga lungsod na iyon, hindi rin nawaglit sa kanyang isipan si Abraham. Kaya iniligtas niya si Lot dahil kay Abraham. Naging napakalaga na rin ni Lot dahil sa pananalig ni Abraham. Anam, tsaka kung papasinin doon sa bagay yung may sing nabasa na yun, narinig nyo ngayon, eh talagang si Yahweh talagang ano doon sa utos. Anam, kahit maliit na utos, hindi dapat ilalabag. Anam, kailangan masunod kung ano yung utos. Mahalaga yun. Kahit maliit lang. Anam, di ba? Ganun kabilis yung paglingon lang ni asawa ni Lot. Nakinati ka agad. O, hanapin nyo si yung asawa ni Lot kung nandun pa. Baka pinalimplan na yun ng ano, ng sinigaw o ano, anam. Kasi, naging haliging asin. Baka pag may dumadaan, tinatapis ng konti-konti. Para libre, kasi. Anam, bising na bising. Anam, kapatuloy po tayo. Ang pasimula ng Moabita at Amonita. Ayun muna, mukhang dumoble. Yan. Saan ba tayo, chapter? 19. So, chapter 19 pa rin tayo. Tama? Sa tapat ni Lot na manatili sa Soar, sila ng dalawa niyang anak ay umawon sa kaburulan. O, pumunta rin sa kaburulan eh. At nanira sa isang yungin doon. Kasi doon naman talaga sila pinapupunta. Eh, sa pagmamadali, parang natakot na sila. Baka abutan kami, dito na kami sa Soar. Mas malapit. O, tuloy, nagamay din yung Soar, hindi napasama sa gugunawin. Tamnan. Kasi nandun sila eh. Dapat sana kasama na rin sana yun. Eh nandun sila. O nakaligtas pa yung lugar na yun. Tamnan. Pero nagpunta rin sila sa kaburulan. At nanira sa isang yungin doon. Minsan nag-usap ang magkapatid. Sinabi ng nakatatanda, wala nang natitirang lalaki sa daigdig. Matanda na ang ating tatay. At maaaring hindi na tayo magkaanak. Natakot yung dalawang magkapatid. Parang sinabi, wala nang lalaki sa mundo. Wala nang natitira. Amnan. End of the world. Ang tingin nila. Amnan. Kaya nga ang ginawa nila ng gaming yun. Sa kalasingan ni Lot, hindi niya namalayang sinibigan siya, sinipingan niya o siya ng anak niyang panganay. Amnan. Kinabukasan yung sinabi ng panganay sa bunso. Nagiyapan. Talaga ba yung sumiping ano sa ating tatay? Lasingin natin siyang muli. Mamaya. At ikaw naman ang sumiping ng pareho tayo magkaanak. Nag-invite pa. Nagustuhan. Tara, natawa-tawa kayo dyan. Nag-invite eh. Tara. Yan. Tulad ng dati, hindi talos ni Lot ang kanyang kasiping. Dahil sa kalasingan, bunga nito, kapwa nagkalantao ang magkapatid. Nagkalap ng lalaki ang panganay at tinawag niyang Moab. Sa kanya nagmula ang mga Moabita. Moabita. O, alam niya na kung saan galing ang Moabita, yung dahil nila. Galing sa anak na panganay, sa babae ni Lot. Wala ba siyang anak na lalaki? Ha? Wala. Wala sinabi, no? Wala. So, ngayon, sa kanya nagmula ang Moabita. Lalaki rin ang naging anak ng bunso at tinawag niya itong Ben-Ami. Sa kanya na nagmula ang mga Amonita. So, Moabita at Amonita. Yung pinanggalingan ng lahi. Yan. Yung naging lahi ng mga anak ni Lot.
So lang, hindi milod yun. Tama? O, hindi ibang lahi yun. Iisang lahi. Ama, sa anak, ano nangyari? Pero walang malay doon si, walang kamalay-malay si, no, dahil na si, kasalanan ba niya? Kasalanan niya hindi. Ha? Di ba? Ninisan ni Abraham ang Mamre, chapter 20 na po tayo. Ninisan ni Abraham ang Mamre at nagpunta sa lupain ng Negev sa pagitan ng Kades Azur at tumira sa Gera. Habang siya'y naroon, kapatid, ang pakilala niya kay Suruan, kaya ito'y pinakuha ni Abimelech, hari ng Gera. Sa isang palaginip, napakita sa kanya si Yahulim at sinabi, mamamatay ka dahil may asawa ang babaeng kinuha mo. Noon ay hindi pa nagagalaw ni Abimelech si Suruan, kaya sinabi niya, Yahulim, papatayin ba ninyo ang taong walang kasalanan? Kapatid, ang pakilala ni Abraham kay Suruan at gayon din naman, ang pakilala ito kay Abraham, magkapatid yung dalawa, sabi niya. Ginawa ko po ito sa ito na malinis ang aking layunin. Kaya wala ani na kasalanan. Sabi ni, sino yung salita na yun? Si Abimelech. Doon ay hindi pa nagalay. Tumugon si Yahu ulit. Oo, talos kong malinis ang layunin mo. Kaya naman hindi ko na hinintay na masipigan mo siya para huwag ka nang magkasala sa akin. Ayan. Talagang talos ni Yahuwah po, ano talaga ang nilalaman ng puso ng bawat tao. Kaya puso nyo, puso natin. Ano nilalaman? Ano layunin? Bakit ba tayo narito ngayon? Amnan? Amnan! Amnan! Sinagising pa. Yan. Kapag di mo siya ibinalik, hindi lamang ikaw ang mamamatay, pati ang buo mong sambahayan. Kinabukasan, sinabi ni Abimelech sa mga alipin niya ang mga bagay nito at kayo na lamang kanilang takot. Sa gayoy, pinatawag ni Abimelech si Abraham at tinanong, bakit mo ginawa ito? Ano ba ang kasalanan ko at dinaghan mo na kapahamakang ito ang aking kaharian? Hindi tama ang ginawa mo, sabi ni Abimelech. Galit ba siya? O galit yung aking pagbabasa? Anan. Bakit mo nga ginawa ito? Tumugon si Abraham. Ang akala ko po'y walang takot kay Yahulhim ang mga taga rito. At nangangamba ani na baka patayin nila ani para makuha ang aking asawa. Ang ganda pa lang talaga ni Suruwa, no? Abraham, laging takot si Abraham na may ibang kuha. Ang totoo po'y kapatid ko siya sa tatay. Talaga naman pa ng magkapatid, hindi naman siya nagsisinungaling. Ama, kapatid sa kanya, kapatid siya sa tatay. Kaya po nang sabihin sa akin ni Yahulim na disali ko ang aking mga kasamaan, sinabi ko sa aking asawa, may mabuti kang magagawa para sa akin. Saan man tayo pumunta, sabihin mong tayo'y magkapatid. Sa halip na parusahan, binigyan ni Abimelech si Abraham ng mga tupa, bakat at mga alipin nang ibalik niya si Suruha. Nagdagdagan na naman ng kanyang kayamanan. Ama, nagdagdagan. Yun. Sinabi pa niya kay Abraham, sa buong lupa ito, pumili ka ng ibig mong tirahan. Kay Suruha, ito naman ang sinabi, binibigyan ko ang iyong kapatid ng 1,000 pirasong pila bilang patunay na ang dalan mo ay hindi nadugisan. Sa gayon, hindi isipin nyo naman na ikaw ay may ginawang masama. Dahil sa pagkakuha ng hari kay Suruha, pinarusahan ni Yahulim ang yawad ng babae sa bahay ni Abimelech. Hindi sila magkaanak at upang malunasan ito, ipinalangin sila ni Abraham, gumaling naman si Abimelech at mula noon, ang kanyang asawa at mga aliping babae ay nagkaanak. So ipagpapatuloy po natin muli yan. Yung troll post po natin, itagagdag po natin sa susunod. Tama na, kaya patuloy po masaya dahil kahindig-indig na ang ating mga binabasa.
Ana, bibigay po sa iyo ang siwang gaul. Yahushua, what meron siya ay? Amen. 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 Am